Thank you. And I'm so happy because you're doing a movie, itong epic trilogy, and you're doing Asawa ni Marie, tama? Yes, Asawa ni Marie. Tell us about it. Tell us about your role in the movie. This movie is a trilogy. Tatlo yung storya. So, syempre, sulit na sulit yan kasi isang bayad lang parang tatlong pelikula na yung pinanood mo. It's called Lumayo Ka Nga Sa Akin and it's based on a Bob Ong book. So, alam naman natin maraming fans si Bob Ong. So, yung mga stories ng each episode, basically, parang we're making fun of the entertainment industry, the little different things that you know Filipinos do sa mga pelikula dati pa, like yung mga action movies which pinagbibidahan ni na Benji Paras and Candy Pangilinan, and then syempre yung horror episode naman, Maricel Soriano of course and Herbert Bautista. Yung sa amin po, which is really funny, kasi I've been in teleseries all my life, ang focus ng sa amin mga teleserye. So ayaw akong sabihin yung mga ibang mangyayari kasi syempre nakakasira ng intensity. Pero lahat ng mga bagay na nangyayari sa lahat ng teleserye na nakikita ninyo mula sa pagiging Serena, okay, sa pagiging ultimate kontrabida, ako naman po yun. Favorite line in the movie? Favorite line? Para abangan natin. You know, I'm always excited. Ko, yeah, your favorite line ko po was yung etchoserang sampal. Kasi magsasampalan po kami. I think nakita na po nila sa trailer. Sa trailer. Right. Napaulit-ulit, which alam naman po natin sa mga teleserye, di ba? Minsan, pag nagsampalan yan ang inaantay ng mga tao. Ilang takes kayo sa mga eksena ng ganyan? Siyempre, pag movie, ilan pong shot, diba, ilang angles yun. Angulo po. Pero si Director Chris Martinez naman po, he was such a joy to work with. Ang galing-galing po niya. So, okay lang, walang problema. And I truly love Christine. Talagang nagkataon magkasundo po kami. Nakasama natin siya dito sa ating palabas. Yes. But you know, did you ever imagine that you would do mga kontrabida roles? Well, actually, nung bata pa po ako, medyo gusto ko nang gawin talaga. Like, kasi nung nagawa ko po yung Patayin sa Sindak si Barbara, mm-hmm, okay, it was really fun na makagawa ng medyo kakaibang role. Tsaka, offbeat. Siyempre po, parang buong buhay ko, yung mga roles ko, yung parating sobrang hin-hin naman pa. So, I guess nung nag-States po ako, I learned how to, I really wanted to learn more about acting. So, and about yourself? School, yeah, well, yes. And somehow, so, a lot of things evolved. Opo, opo. Ganda, no? And mas marami ka pong mga roles na makaka-relate kapag tumanda ka na eh. Kasi syempre, may mga experiences ka na rin, right, in life. It's not the same as when you're young na medyo inosente ka pa. Tonight with Bo-